Sandito ako sa third floor. Halos pa parehas lang naman yung balita nila, pero kailangan talaga makapit ka dito. How do you look so fine? What's up, how did I make you mine? Stay a minute, another minute. Hold on a second, love this moment, yeah. Stay a minute, another minute. Hold on a second, love this moment, yeah. What's up guys, it's another oily day. Welcome to my vlog. Kuya Joe is back for another video. Mag-hi ka naman, man. Hi! So yan guys, magbibigay lang ako ng maliit na tips guys about sa Shopee. Kasi for pick up na yung mga items ko, gusto ko lang i-share tong nalalaman ko. So kung meron kayong COD or nagpaplano kayong magkaroon ng Shopee account, gusto niyo maging seller sa Shopee, nagtatanong kayo about sa pouch, tsaka sa sticker guys. Pag pipick upin na guys yung inyong item, magdadala si courier, magdadala si rider ng pouch, automatic. Ayan, pakita ko sa inyo. So mga for delivery na to. So ayan, pag seller kayo sa Shopee guys, dadalhan kayo ni rider ng pouch, tapos magdadala rin siya ng sticker. Nakalagay sa sticker yung barcode, yung pangalan ng nag-order, yung address ng nag-order, tsaka yung pangalan ko na rin as a seller. Nakalagay yan dyan guys, kasi i-scan pa yan ng courier, i-scan pa yan sa office ng Ninja Van. So, libre lang guys ang pouch. Hi! Tapos, hingi na rin kayo ng extra pouch, no? Tapos pala, yung mga bag, yung mga damit nyo, kung may mag-o-order sa inyo guys ng items, dapat kasya sa pouch. Tulad nito, 5 pirasong t-shirt, kunyari, ang kasya sa pouch. Kung maraming order si customer, kung 10 pieces, yung another 5 pieces, separate checkout na lang ng order sa Shopee para magkasya siya sa pouch. O kaya naman, own packaging. Medyo mahal kasi yung own packaging, guys. Kasi sinusukat yon. So, ganyan. Kung natatanong kayo about sa Shopee pouch, automatic, guys, pag may courier na kayo, tsaka may COD kayo, dadalhan kayo, guys, ng pouch. Ng rider, yung magpipick up, tsaka meron na siyang dalang sticker. So, tuturuan ko kayo, guys, kung paano, if ever, may mag-order sa inyo sa Shopee, tapos paano nyo mamomonitor. Maglalagay ako dito sa screen record dito para matakpan tong bata na to dito sa gilid ko, tsaka yung pangit kong asawa. Lalagay ko dyan sa screen record kung paano i-arrange yung schedule. Pag gusto nyong pick upin yung items nyo, kailangan on hand guys, kasi pag pinick up yan, once na na-schedule yan guys, pipick upin yan ng customer. So ilalagay ko dito guys para may idea kayo kung paano siya sineset up, kung paano siya siniset up pag gusto nyong pick upin na yung order nyo guys at ipapadeliver nyo sa customer. So ayan guys, gusto ko lang yung i-share kasi aalis ako. So ayan, bukas na yan kukunin kasi bukas ang schedule nyan, May 27. So yan yung pinaka first transaction ko sa Shopee kasi ngayon lang ako nagkaroon ng cash on delivery. So one month pala guys bago kayo magkaroon ng cash on delivery. Depende rin yun sa area nyo kung covered siya ng mga courier. So, kung probinsya kayo guys, tapos magiging seller kayo, baka hindi kayo ma-approve. Kasi, more on sa mga online seller na na-approve sa mga courier ay mga taga-Maynila lang. So, depende pa rin yun. Depende pa rin sa seller. No, depende sa courier. So, ang courier ko, Ninja Van guys. Sana nakapag-share ako sa inyo ng idea sa mga nagtataka kung paano magkakaroon ng pouch sa Shopee. So, automatic dadalhin yan sa inyo guys ng rider once na nakapag-schedule na kayo ng pick up ng inyong items. Tsaka magdadala na rin siya ng sticker. So, ayan guys. Sana klarado. Aalis ako ngayon. Pupunta ako ng Palawan Express na naman. Dapat oras-oras hanggat maaari may pa-order tayo. So, guys. Alay lakad na naman ako. No? Paalis na naman ako. Maglalakad na naman ano ngayon, walang tricycle. So lakad lang talaga. Pupunta ako ng Palawan. May ID ako guys ng quarantine pass. May mga nagbabiyahe na rin palang tricycle. Kasi nakita ko may sumakay kaso wala akong dalang pamasahe. Wala akong dalang barya dito ngayon eh. Ang pogi ko pala no pag may maskara ako.
kailangan lagi nakatakip yung ano, yung mukha. Pag walang ligo, mag-cap, tsaka mag-mask para hindi halatang walang ligo. Ayun o, tricycle. Ayun, tricycle guys, mga nagbabiyahe yan. Parang uulan ng malakas, ang itim ng langit. Sacrifice lang talaga no, pag may quarantine. Kailangan talagang lakarin mo araw-araw. Every time na mayroon kang transaction. Ito yung unang labas ko ngayong araw. Okay, mag-alala. Na rin naman yung mga ibang establishment dito. Pero yung iba sarado pa rin. Dahil nga modified na rin naman yung quarantine. Yung iba bukas na yung mga tindahan, mga hardware. Yung ibang mga kainan bukas na rin dito. Yung tindahan ng bigas bukas na rin guys. So okay, first attempt ko sa Palawan Express, sarado na. Hi! Sa ibang Palawan Express na lang guys. Sarado na eh. Maraming Palawan Express dito sa Alabang. Yung iba maagang magsara. Yung iba naman hanggang alas 4 ng hapon. So nakatawid na ako ng kalsada. Guys, pasensya na kayo sa vlog ko. Ako napaka-random lang araw-araw. Pakiramdam ko walang kwenta. Pero pinipilit ko pa rin mag-vlog para makapag-update sa inyo. A few moments later. So yun guys, tapos na ako sa Palawan. Walking back home. Lakad lang. Malapit na umulan. Nag-ano dito. Ingay. Sana hindi ako maabutan ng malakas na ulan. So tapos na yung mga gagawin ko. Bukas naman ulit. Gusto ko lang magpasalamat sa mga nanonood sa akin no. Pero minsan nagtataka lang ako bakit pa ulit-ulit yung tanong sa akin. Despite sa lahat ng vlogs na ginawa ko, halos lahat naman ng tanong nyo guys, nasagot ko na. At paulit-ulit ko na rin siyang na-vlog. Ang problema kasi sa iba, gusto nyong madaliin yung mga bagay-bagay, no? Ayaw nyong tapusin yung video, kaya tanong kayo ng tanong. Pero yung mga sagot sa tanong nyo, nandun na rin naman sa video. So sana, pakiusap naman, tapusin nyo yung video, guys. Kasi, nakita nyo ba kung minadali ko yung bagay-bagay? Nakita nyo ba kung minadali ko yung mga gusto kong gawin? Diba hindi? Step by step guys, natututunan ko. Step by step kong ginagawa at sinishare ko sa inyo, so sana panoorin nyo. Malapit na ako dito sa bahay, nandito na ako sa compound. So yun lang guys, hanggat maaari yung mga video ko, kung ano yung mga natutunan nyo, isulat nyo guys, wag nyong isipin lang. Isulat nyo kasi hindi naman memory card guys yung mga utak natin. Isulat nyo para matandaan nyo at meron kayong babalikan if ever makalimutan nyo. So every time na mayroon kayong natututunan sa aking video, isulat nyo guys para hindi nyo makalimutan. Tsaka tapusin nyo guys yung video. Huwag tayong maging selfish. So ito Team Joe yung tutorial. Pag mayroon kayong Shopee tapos may nag-order sa inyo, buksan nyo lang yung to ship. Tapos i-click nyo yung arrange shipment. Pag-click nyo yan, makikita nyo dyan guys pangalan ko kung saan ipipick up. Tapos i-set up nyo lang guys yung schedule kung kailan nyo pick up. Ayan, piliin nyo lang guys kung anong available na araw. Make sure na on hand at na prepare. Tapos i-confirm nyo lang guys. Tapos si Rider magdadala siya ng packaging tsaka sticker para sa detailed ng pick up. So ang gagawin mo na lang ay ipack yung items. I'm relaxing because tomorrow is another day. Tanggal lamig sa katawan dahil malapit na mabaldado. Ayan.
may pa-home service si Mayor. Kailangan dagdagan mo yan. Shout out naman sa nagmamasahe sa akin. Napakalakas. Pag kailangan nyo guys ng home service, malapit lang kayo sa Alabang. Alabang area lang ha? Alabang area lang. Pero...